Okay, what's up mga kapandak? Magandang hapon sa inyo. So ngayon, guys, ang magiging content ng aking video ay bilang pagtugon dun sa mga request at sa mga comments dun sa aking channel, kung pwede daw bang gumawa ako ng comparison between sa aking Mio gear at syempre dito din sa isang pinag-uusapan na Honda Click. So ngayon guys, sa ngayong hapon na to, gagawa tayo ng head-to-head comparison, yung real life review between dito sa dalawang motor na to. So ngayon guys, umpisa natin dun sa physical appearance. Physically guys, kung titignan nyo, physically pa lang, mas makikita nyo na mas malaki di hamak yung Honda Click. So by the way guys, ang Click na to is also 125cc, parehas lang nung ating Mio gear. So ayan, so nasa same category sila of 125cc. So ayan, makikita nyo, mas malaki at mas mahaba yung Honda Click kumpara dito sa ating Mio gear. So ngayon guys, kasama natin yung may-ari ng Honda Click, si Haji. So Haji, ilang taon na sa'yo itong iyong Honda Click? Hindi pa umabot ng taon sir, kasi February ko siya nakuha. So mga nasa ilang months na 'yon. Last, i-request natin si ano si Haji na pagtabihin yung motor natin para makita nyo talaga in actual kung gaano kalaki ang difference ng bawat isa. So Haji, paki-move na yung ating ano gear at pakitabi dito sa ating ano sa iyong Honda Click. Yan. So Haji, habang inaakay mo yung aking Mio gear, ano pakiramdam mo? Alin ang mas mabigat akayin? Magaan naman ito. Ah, magaan. So ayan guys, gaya nung sinabi ko sa inyo sa mga previous vlogs ko guys, pag inakay nyo yung Mio gear, para kayong umakay ng jowa. Gago! Parang andaling sumama, di ba? So ayan guys, ngayon kung titignan nyo guys, sa level ng seat, mas mataas. Parehas ang stock seat pa yan ha, may cover lang yun sa akin. Kung makikita nyo sa level ng seat, mas mataas yung Click. Ayan. Tapos kung sa haba naman guys, ayan, basically magkatapat sila ngayon. Pag tinignan nyo sa likod, mas mahaba ng konti yung Honda Click dahil doon sa kanyang tapalodo sa likod, medyo nakangat. Sporty kasi yung style niya. So ayun, so yun yung una nyo mapapansin. So guys, ito yung all stock na height ng Click ni Haji. So ngayon papakita ko sa inyo, sa height ko I am almost 5'4". Pagka naka center stand siya, yan ito, halos sa dulo na lang ng paa ko yung nakakaabot sa ground. Okay, guess na naman siya guys. Ayan. So again, ang height ko is almost 5'4". So ganyan. So, papakita ko naman sa inyo sa gear. Ito naman, sa Mio gear ko, mas mababa ng konti kasi, ayan, nakita nyo, may fold ng konti yung toes ko. Ayan. Tapos, pag binaba ako, ayan. Halos half nung paa ko, naka-flat foot na. So, yan po yung difference ng height. So, basically guys, kung mapapansin nyo, talagang diyamak na mas mataas yung Honda Click in stock to stock form. So ayan, ang kapansin-pansin dito guys sa dalawang motor na to is dito sa part na to sa may floorboard. Kung papansin niyo guys ha, yung floorboard nito, yung space dito sa in between sa manubela at saka dito sa upuan, tignan nyo ha, as compared dito sa Click. Kung papansin niyo dito guys, doon sa may flooring, almost same. Kaya lang, pagdating dito, sa may manubela, papunta sa body nyo, sobrang igsi na yung distance. Ayan. So, maaaring disadvantage nito is kung meron kayong halimbawang mga luggage or mga bag na gusto nyong ilagay dito at masyadong malaki yung bag nyo, medyo mahihirapan kayo dahil dito sa part na to. Kasi kung mapapansin nyo guys, yung design ng Honda Click is yung manubela niya masyadong naka-lean towards dun sa body ng rider. So ayan, pansinin nyo guys ha, ito yung manubela naka-lean
towards dito sa body ng rider. Again, tignan nyo sa Miyu gear. Yung manubela hindi ganun kalapit sa rider. So meron kayong much enough space in between. Ayan ah. So yan guys yung isa sa mga advantage ng Miyu gear natin over dating Honda Click. So dito naman, ito naman sa panel. Yung na-discuss ko sa inyo before, analog pa rin yung panel niya. So ayan pa din yung dial type. So ganyan pa rin siya. Ito sa Click naman, all digital panel. Ayan, ang ganda, di ba guys? Sa pamamapansin nyo dito, ang laki ng ano niya, pocket niya dito sa kaliwa at sa kanan. As compared dun sa ating gear na ang pocket lang nasa bandang kaliwa, tapos sa kanan wala. Ito pong Click, both meron, pero may sabitan din dito ng pinamili. Pero dito naman sa part ng ilalim ng sa tip ng upuan nyo, wala, which is meron naman sa gear. So again guys, parehas na may sabitan dito yung gear at ang Click, pero sa Click wala na dito ang sabitan. Pero malaki yung pocket niya dito, mas malaki kaysa sa gear, at may pocket pa siyang maliit dito sa may kanan. At syempre, pagdating naman sa bukasan ng inyong compartment, push button na siya. Tapos, ayan na. So ayan guys, as compared naman dito sa ating Miyu gear na hindi pa push button, so yung conventional na susi. Ayan. Tapos, ayan. So guys, marami nagtatanong naman sa space. So ito, kung titingnan nyo naman dito sa on the Click ni Haji, kasha yung kanyang helmet. Half-face. Actually, mukhang maluwag pa nga eh. So kasha-kasha yung kanyang half-face helmet. So talagang sobrang ample ng space na binibigay ng Honda Click sa inyo. Ayan. As compared dito sa ating gear na susubukan natin ipasok tong half-face dito pa lang, hindi na papasok. So moreover, hindi na siya sasara. Ayan. So doon po sa part na yon, lamang-lamang po itong Honda Click. Ayan guys, sa tingin nyo nasasara at ang luwag pa. Walang effort kapag tara. So ayan guys. And isa pang advantage nitong Honda Click na to dito sa ating gear is liquid cooled siya. As compared dito sa ating gear na air cooled. Well, sa iba sa atin, hindi naman nila tinitignan kung advantage or disadvantage. Pero syempre, sa ating makabagong technology ngayon, mas pinipreferred ng karamihan yung water cooled. Less advantageous is itong part na to, kasi syempre, prone siya sa bali. Kasi hindi naman siya yung design na yung sasabihin natin parang rubber na movable. Ito, syempre, halimbawa yung angkas nyo, tapos biglang bumaba, natamaan to, mababali siya. As compared naman dito sa gear natin, na yung mga signal lights, integrated na sa loob ng tail lights. Ayan, nandito na sa loob. Pagdating naman sa harap guys, ayan, tingnan nyo yung design. Makikita nyo, sobrang ganda nung ano niya, nung pagka-design sa kanya. As tingnan nyo yung ilaw niya. Ayan. Meron na po siyang yung tinatawag nating DRL or daytime running light. Ayan guys, so kasabay ng park light niya is iilaw na din yung kanyang low beam. Tapos, ito naman ang kanyang high beam. Ayan. Tapos, busina niya. Malakas. Ayan, guys. Kanyang signal lights. All LED na din. Ayan. Isang napansin ko naman dito, guys, sa Honda Click niya 125cc is wala pa siyang hazard button. Titingnan nyo. Bulb type pa rin yung kanyang park lights, and also yung kanyang signal lights bulb type pa rin. Ayan, ang kanya namang headlight LED na din. Ayan. Pero kung pagkukumparahin nyo po yung linaw ng ilaw, yan po natin ha, parahin nyo naman yung linaw ng ilaw niya, kung mapapansin nyo, almost the same, kaya lang, mas magandang tignan dito sa Click. Kasi aside nga sa kanyang daytime running light na design na parang galip, kasabay na yung kanyang low beam. As compared dun sa ating Miyu gear na
ito na yung kanyang low beam, tapos kasabay yung kanyang bulb, yung kanyang bulb type na park lights, which is ganun lang itsura, very conventional. Ayan. Pagka naman nag-high beam tayo, ito naman sa clip, ito naman sa gear. Ayan. So, kung titignan nyo guys, ayan, lamang na lamang po yung ating Honda Click kumpara naman dito sa ating New Gear. So ayan guys, pagdating naman sa mga gulong, kung pagkukumparahin nyo guys, ang ating Honda Click ay may size ng gulong sa harap na 80-90, at sa likod naman ang size ng gulong ng Click ay 90-90. At dito naman sa ating Miyu Gear, ang size naman ng gulong nyo sa likod is 100x70, sa harap naman is 80-80. Okay, so ayan guys, susubukan natin gamitin itong Honda Click ni Haji. So ayan guys, again, ayan, tignan nyo, halos tip lang nung paa ko yung maabot dito sa lupa. Okay, all digital, ang ganda. Wala na siyang ano, wala na siyang yung tunog, ayan, oh. Start agad. Para din siyang yung sa gear, tsaka yung parang sa N-Max at tsaka sa Aerox natin. Okay, so let's go. So ayun guys, first impression ko pag start, wala naman siyang dragging. Ayan o, oh, ang ganda. Maganda yung tunog. Yung tunog niya parang ano eh, parang yung sa PCX ko din. Yung parang mabase yung tunog pagka yung naka-throttle ka. Ayan yan, pag naka-silinyador kang ganyan, mabase yung tunog. Maganda yung tunog. Ayan. Ang ganda rin ng ano, ha? Ang ganda rin ng visibility sa kanyang ano, side mirror. At walang vibration. Okay. Subukan ko mag-speed up. Ang ganda ng tunog, guys. Sarap gamitin. Hindi siya matagtag. Ayan, dadao dito. Ipi-flick ko, ha. Ayan. Okay. Very flickable din itong motor na to, guys. Magaan. Magaan din siyang i-ano. Magaan siyang i-majuber. Magaan siyang i-ano. I-banking, iliko-liko, magaan siya. Maganda yung attack. Yun lang guys, pagka nag-accelerate ako ng bigla, ayan, medyo ramdam ko na parang may konting kapos, tapos bigla niyang i-deliver yung power. Pero hindi siya yung instant, nakagaya nun sa gear natin. Ayan o, oh. Naririnig nyo naman diba sa camera? Ayan o, oh. Pag tinrattle ko, hindi yung instant yung binibigay niya na power, or hindi siya yung biglang alis. Ayan, okay, balik tayo. Ayan guys, so isa sa napansin ko dito, pagka nakatigil ka, sobrang tahimik. Sobrang tahimik ng makina. Sa gear natin, medyo may ingay pa dito eh, as compared dito yo. Sobrang tahimik nito. So alis ulit tayo. From stop guys, ayan, from stop, abrupt naman yung alis. Ayan, walang lag or walang delay. Pero pagka yung tumatakbo ka na, ayan, like this, at bigla mong tinrattle, halimbawa bigla mo naisipan mag-speed up, wala pa agad dun yung power. Hindi instant, ayan ha. Ayan, medyo mabagal. Tapos maiisipan ko kunwari na biglang bilisan, wala agad dun yung power guys. That's what I mean. So ayan. Pero sa takbo niya guys, masarap, masarap marakbo. Ang ganda ng suspension, harap at likod, wala akong nararamdaman na tagtag. Liliko-liko ko ulit. Sarap siyang iliko-liko. Magaan, magaan din siya guys, magaan. Yan. Sa braking power, subukan natin. Uy, maganda yung brake niya. Ang ganda. Guys, mas malakas ang brake nito kumpara doon sa Miyu Gear natin. Mas instant yung delivery ng brakes. Ayan ha. Maganda yung brake niya, maganda. Malakas. And yet, hindi siya yung biglang ano eh, hindi siya yung biglang tuldok na ganun. May alalay. So maganda siya. So yun guys, balik tayo dito kay Haji. Yan. So again guys, ayan, pakinggan nyo, napakatahimik ng makina pagka naka-idle, as compared po dun sa ating Miyu Gear, mas malakas po dito yung andar niya. So ayun guys, yun yung first ride impression ko dito
sa Click. Nakagamit na ako ng mga ibang Click dati, pero ito kasi bago-bago pa tong Honda Click ni Haji. So, sarap niyang gamitin. Very flickable, ang gaan din niyang ihiga-higa. Kung itatanungin niyo ako kung alin ang mas flickable, alin yung mas magaan ihiga-higa, of course, masasabi ko yung gear, kasi obviously naman mas maliit yung Honda gear kumpara dito sa Click. Ayan. Pero sa ride comfort, definitely panalo po itong Honda Click. Ang sarap po ng ride niya, napaka-komportable. Halos wala akong maramdaman dun sa mga makaldag na kalsada, kasi kung makapapansin nyo, tong kalsada na to is concrete, so may mga sectioning to, pero hindi ko nararamdaman yung sectioning, sobrang smooth as compared po dun sa aking Miyu Gear na ramdam ko yung sectioning. Ngayon naman papasubukan natin kaya Haji yung ating Miyu Gear. Again, gaya na sinabi ko sa inyo, first time niyang gagamit to, so definitely magkakaroon siya dito ng first ride impression, and tanongin natin siya pagbalik niya. Okay, one eternity later. Okay guys, so ito naman, inintay talaga namin magdilim para ipakita sa inyo yung effectiveness ng ilaw. So umpisahan natin ulit dito sa aking Miyu Gear. Ayan, nag-start ako. Ayan ang aking low beam guys. Ayan, nakita nyo, low beam. And syempre high beam. Parang malinaw siya, pero hindi pa din yung sobrang superb. Low beam, high beam. Okay, so tingnan naman natin sa Honda Click ni Haji. So dito naman sa Click, tingnan naman natin, low beam. Kung mapapansin nyo guys, mas kalat yung buga ng ilaw ng Click. Mas wide yung sakop niya ng ilaw. High beam, konti lang ang difference, pero mas mapapansin nyo sa low beam, mas kalat yung area na binabatuhan niya ng ilaw as compared dun sa ating Miyu Gear. Ayan, high beam niya, low beam. Okay, so ayan guys, the next day. So okay guys, so ngayon Haji, ngayong na-testing mo na ang aking Miyu Gear, ano yung first ride impression mo? Ang first impression ko dito sa Miyu Gear, nung unang pagtakbo ko pa lang dito sa may silinador, malambot siya, so maganda siyang tigain kumpara doon sa Click ko na medyo alalay lang ako kasi medyo matigas. Dito maganda ang pagtiga ko, tsaka malambot yung ito nga, pagtiga, tsaka magaan siya. Magaan siya i-maniobra. Tsaka yung pagka nililiko ko siya, mas magaan to. Itong Miyu Gear na to. At saka komportable ako siya. Mas komportable kasi malayo yung distansya. Distansya ng manobela at saka dito sa may upuan. Tsaka yung yung brake naman niya, responsive naman. Maganda naman yung brake niya. Pero medyo may napansin lang ako yung pagka biglang magbe-brake. Pagka mabilis yung takbo at biglang magbe-brake, itong harap may konting vibrate, pero siguro normal naman yun. Siguro dahil sa sobrang gaan din kasi niya. Oo, kasi mga magaan siya. Para sa Click ko na mataba yung katawan, kaya hindi stable siya. Magmamaneo at saka pag naumihin to, mas nalalapat ko yung paa ko. Katulad sa Click na medyo mataas na, kasi sa height ko, medyo mataas sa akin. Pero dito, mas naapakan ko yung apa ko sa lupa para sa Click. So overall naman, maganda naman yung pagkakabigay ko dito. Maganda naman siya patakbo. Kung sakali Haji, halimbawa nung bumili ka ng Click tapos na meron ng Miyu Gear, palagay mo, ano ba pipili mo? Siguro kung sa kung lumabas na itong Miyu Gear, medyo mahirapan akong pumili na. Kasi maganda rin yung mga features niya naka-tubeless na rin siya. At saka Yamaha kasi, siyempre alam naman natin at quality talaga. Isa sa mga magagandang brand ng motor. Yan. Okay, so there you have it guys. So ito po yung honest first impression at review ni Haji sa ating Miyu Gear. Si Haji, as you know, Click owner siya. So ito yung kanyang masasabi tungkol sa ating Miyu Gear. So Haji, salamat. Thank you. Okay.
And so that's about it, guys. I hope nasagot ko yung mga tanong sa aking channel about sa advantages, disadvantages, at sa differences ng Mio Gear sa Honda Click. So again, guys, it all boils down to your personal preference na kung ano ang fit sa inyong riding style, sa inyong riding habit, at syempre kung ano ang purpose nyo sa pagbili ng scooter. So na-discuss ko naman dito sa aking video ano yung lamang ng bawat isa. Kilala naman natin ang Honda for building motorcycles na talaga namang matibay at pang matagalan. So talagang nasa personal preference na lang ngayon kung ano ang magugustuhan nyo at kung ano ang mapipili nyo. And so again, before I end this video, gusto ko lang mag-shoutout sa aking clubmates sa Mio Gear Club of the Philippines. Sana maraming makasama sa ating second ride this Sunday. And of course, shoutout sa aking mga bagong mga subscriber at sa aking mga viewers. Maraming salamat sa suporta nyo because I am now 1,200 plus strong and still counting. Damn! So maraming salamat. Patuloy po sana kayong manood. Patuloy po sana kayo masumuporta. Mag-comment po kayo. Binabasa ko lahat ng mga comments nyo. And as much as possible po, sinasagot ko po yan isa-isa. And of course, special shoutout kay Miss Saisa ng BPI. Pagka na-card capture po kayo, guys, tumawag lang kayo kay Miss Saisa. And personal po niya kukunin yung card nyo dun sa machine. Biro lang, Miss Saisa. Nagbibiro lang ako. And so again, guys, let's all stay safe. Let's all ride safe. And this has been your Kapandak. And I'll see you on the next one. Ciao!